tambalang higante ng Pilipinas, Kai Dakawayan Soto at Yuki Damini Mouse Kawamura. Gaano nga ba katindi sa usaping pagiging dominante ng Asia patungong NBA? Inakala ng marami na lipas na at hanggang doon na lamang ang kinang ng karerang paglalaro ng basketball sa katauhan ni Kai Soto. Ngunit ang di-alintana ng Pilipinas at Japan, ang aksidenteng tambala ng dalawang bansa ay aabot ng Amerika. Dahilan upang mapasama sa koponan ng Memphis Grizzlies itong batang Hapon. Nagsimulang maging mainit si Kawamura noong itinatambal pa ito sa pamamagitan ng higanting Pinoy, Kai Soto, na ang laro noon ay lalambot-lambot ngunit sa samahang nabuo sa koponan, kusang nakita ng marami na hindi basta-basta lang ang ginagawang playmaking at execution ng dalawa. Hinaharabas ni Kawamura ang buong court gamit ang bilis, utak at natural instinct habang sinasabayan ang pahirap sa ilalim sa pamamagitan ni Soto na kumakalampag ng ring kontra sa mga ilang bigating import. Magmula noon ay inabangan na ng maraming taga-subaybay ang tambalang ito, lalong lumabas ang marami pang nakatagong talento ni Kawamura dahil sa di pangkaraniwang saysay ng paglalaro ni Soto na animoy lalambot-lambot noon. Ngunit tumigas ang kokote at lumakas din ang bilib sa sarili magmula sa unti-unting pagkadiskubre sa tunay na talento, kung kaya't malaki ang improvement at maturity ni Kai Soto sa buong liga. Habang si Kawamura naman ay di na pinakawalan pa ng isang NBA team. Bagamat nagkahiwalay ng landas ang dalawa, ay lalong umangat ang estado ng karera ng kapwa manlalaro. Si Kawamura ay pumaroon na sa NBA habang kinuha naman ang higanti ng Pinas, Kai Soto, bilang franchise player ng Koshigaya Alpas. Itinuring bilang main man si Kai Soto, bit-bit ang maraming taga-subaybay ng higante. Nasa kabilang banda naman, ay patuloy na nagkakaroon ng maraming haka-haka ang iilang panatiko na kung si Kai Soto nga daw sana ang kasama ni Kawamura sa NBA Memphis Grizzlies, ay tiyak na napakalaking ambag nito sa koponan ni Ja Morant. Ngunit kagaya ng isang baguhan na nibago at nangapa ang Hapon sa pinuntahang liga, na ganoon din naman sa kalagayang higante ni Soto sa Japan. Ang role na kasi na ginagampanan ngayon ng higante ay main man na ngayon sa naturang team. Ngunit sa paghihiwalay ng landas, naging pabago-bago ang takbo ng paglalaro ni Kai Soto na may minsang bigla na lamang puputok at di maaawat sa court upang magtala ng career high record. Na sa kabilang banda naman ay may pagkakataong halos isang puntos lang ang magagawa nito sa buong game. Kaya naman, ang tanong tungkol sa tambalang ito, gaano nga ba kalakas ang Memphis Grizzlies? Ano ang posibleng maging impact nito sa buong Asia sakaling nagsama ang dalawang matindi sa kasalukuyang henerasyon? Muli, ating saksiyan at talakayin ang ilang mga galaw ng tambalang flagbearer ng buong Asia, Kai Dakawayan Soto at Yuki Damini Mouse Kawamura. Narito at ating siyasatin ang ilang mga highlights play ng tandem ng dalawang manlalaro. Welcome sa ating talakayan patungkol kay Kai Soto at Kawamura. Sakaling mapunta nga si Kai Soto sa Memphis Grizzlies, kung saan naroon po si Ja Morant at makakasama niya ron si Yuki Kawamura, ito yung point guard na kasama ni Kai Soto sa Japan B-League. So kung sakasakali na kunin siya ng Memphis Grizzlies, ganito yung asahan nating play kay Kai Soto at Kawamura. Yan yung mga ganyang play. Easing-easy kay Kai Soto sa ilalim, easing-easy rin yung mga dribbling and exhibition move ni Kawamura. So okay to brother yung tandem na to, lalo-lalo na kung bench. Sa bench side, yung ipapasok yung mga bench player, okay to. Kasi hindi na nila kailangan ng chemistry pa eh. Kahit itong dalawa lang, siguro kahit samahan mo lang na isang shooter, for example, Matthew Wright sa gilid, pwede, di ba? Pero ngayon, focus tayo dito kay Kai Soto tsaka Kawamura. Anong uri ba ng play yung kaya nilang gawin sa loob ng court? Eh ano? Kai Soto, bang! Sa play pero na offensive rebound niya pa, no? Ito yung mga play ni Kai Soto. Ayan, oh, grabe. Isipin mo, hindi na kailangan pa ni Kai Soto ng ano eh, ng adjustment. Kung bench ang pag-uusapan, ha? Bench player sa loob ng court sa NBA na Grizzlies,
Memphis. Kasi kung hindi naman ipapasok sila sa first five, pwede to brother, yan o, yung mga ganyan. Oh, lupit! Mas nakita ko kasi na lumalabas yung laro ni Kai Soto pagka ang nagbibigay sa kanya, nagdi-distribute ng bola, si Kawamura, yan o. Yan! Basic na basic, sure ball na sure ball. Kasi ngayon yung mga play ni Kawamura sa NBA, simula nung napanood ko yung tambalan ni Kai Soto tsaka ni Kawamura, parang walang makadaig eh. Sa tambalan ganito eh. In terms of Asia, talagang okay. Number one yung ganitong ano, tandem. So, sa ating usapin, kung sakasakaling maglaro si Kai Soto at kunin nga ng Memphis Grizzlies, tingnan mo yung kayang performance na gawin ni Kai Soto. No? 7-footer tapos 5'8 foot na Japanese. Ayan o, point guard. Kai Soto, galing ng step. Ganda. So pag-uusapan natin yun, brother. Ikaw ba? Anong bang pananaw mo dyan? No, ayan o, ganda ng mga pasa. Hindi siya basta-basta pasa lang. Advance yung utak ni Kawamura patungkol dun sa positioning ni Kai Soto. Ayan o. Oh! Tantsadong-tantsado niya si Kai Soto. Kilalang-kilala niya na yung paano maglaro si Kai Soto sa loob ng court. Ayan, Kai Soto. Oh, kita niyo yung bato kung paano niya binabato yung bola. Tantsado niya yung talon ni Kai Soto. Ito, pumoposte oh. Ang kagandahan ni Kai Soto, maraming varieties of play na pwedeng gawin. It's either pumoste o magkaroon ng buwelo. So kalimitan kasi brother eh, no? Nabibigyan sa ilalim. Mabilis makalibre si Kai Soto sa ilalim eh. Yun ang kagandahan, no? Oh, ito, Kawamura ulit. Yan o, oh, yan yung sinasabi natin brother, na tantsado ni Kawamura yung positioning ni Kai Soto. Yan o, oh, after ng yan, bang! After na mag-screen. So ito pa yung mga ibang play ni Kawamura tsaka Soto. So hatulan natin brother, kung ikaw brother mag-comment ka, kung ano yung visual mo dito kay Kai Soto at Kawamura. Ano yung comment mo? Okay ba sa NBA to, lalo na kung bench? Kung bench player ang maglalaro. For example, tapos na yung starting five ng Memphis, pwede to ipasok si Kai Soto tsaka Kawamura. Kahit hindi starters, no? Ayan o, isipin mo brother, yung energy na kayang i-adapt or ibigay ni Kai Soto at Kawamura. Bagamat hindi ganun kadali sa NBA kasi normal na yung 7-footer doon. Tsaka legit na malalakas yung katawan doon. Pero ang pinag-uusapan natin dito, yung tandem. Ano ba yung build-up na tandem na bata at Asyano? So speaking of Asia, kung kuha sila ng mga player ng Asia, ito, Kai Soto tsaka Kawamura. Ang mahirap lang kasi hindi nila kinoconsidered masyado yung Asia sa NBA. Pero kung makikita nila to, yung tandem na ganito, sobrang solid eh. Tsaka si Kai Soto naman brother, kahit naman medyo malambot yung katawan, medyo may flexibility naman si Kai Soto. Ayan, pumaposte oh. Ayan, balik ulit kay Kawamura. And then balik ulit kay Kai Soto. Ganda brother, litong-lito yung kalaban, foul counted pa ron. Tsaka yung laro kasi ni Kai Soto brother, hindi masyadong energy consuming. Kasi basic lang sa kanya tumalon eh. Pag basic yung pasa, basic lang din yung play ni Kai Soto. So marami pang room for performance kay Kai Soto. Kasi ngayon brother, kung ihahambing natin yung laro ngayon ni Kai Soto, medyo parang kulang. Hindi sa galing ha, kundi yung play. Kasi ngayon siya yung inaasahan sa kanyang team sa Alpas. Parang mas gusto ko yung flavor na nandun si Kawamura. Kasi mas magandali yung play ng offense. Walang problema sa offense pag nandiyan si Kawamura eh. Bigyan mo siya ng matatangkad na player tulad ni Kai Soto. Ayan o. Tsaka take note brother, yung mga pinapanis ni Kai Soto dito sa loob ng court noong mga panahong to, import din ang Japan. Mga legit na matitigas talaga. So ito, Kawamura ulit. Oh! Yun brother, hirap na hirap si Kai Soto kunin yung ball ha. Pero still, alam ni Kawamura na kaya niyang kunin yung pasa. No?
Hindi lang kasi basta makapasa lang ng maganda. Eh syempre may depensa rin yung kalaban. Ang kagandahan dito, yung tiwala ng player sa isa't isa. Kasi paano magbibigay or mag-distribute si Kawamura ng play or ng pasa ng bola kung wala siyang tiwala dun sa player? Di ba? Isa yun sa mga rason din eh kung bakit sa dinami-dami ng player sa buong mundo, bakit si Kay Soto ang the best tandem ni Kawamura. Maganda kasi mapanood din to ng ano eh, ng scout ng NBA sa Memphis, brother. Kung naghahangad sila ng malakas na bench, ito, Kay Soto tsaka ano, Kawamura. Ito, depensa sila oh. Yun, hirap na hirap yung kalaban kay Kay Soto. So, bagamat Asia to, eh, iba naman yung estado ng NBA. Maganda sana brother kahit undrafted si Kay Soto, kahit mga maglaro lang ng ilang ano days, mga 30 days, bayaran nila. Pwede yun brother, no? Para makita lang nila ano ba yung gagawin ni Kay Soto. Yeah, practice game, pwede. No? Silipin nila kung ano yung gameplay nung dalawa. Kasi ako brother, in terms of Japan B-League, ang pinaka the best na nakita kong tandem talaga doon, real talk, ito, Kay Soto tsaka Kawamura. Simula nung napanood ko yung tandem ni Kawamura tsaka ni Soto, talagang sabi ko, kakaiba tong tandem nila. Ang bilis ni Kawamura, may mga blind spot na pasa, and at the same time, kayang-kaya ni Soto yung play. Ito, Kawamura ulit. Ang layo ng pasa, brother. Kita nyo? Hindi natin to hinuhusgahan lang sa basta-basta larong maganda. Hindi ganun. Yung kanilang tiwala sa isa't isang kinakailangan dito. Yung kumpiyansa na meron yung kakampe. Tulad niya, no? Tutusin, pwede nang itira ni Kawamura yon. Pero bakit niya binibigyan si Kay Soto? Kasi napansin niya ni Kawamura na habang binibigyan niya si Kay Soto ng bola, brother, lalong lumalakas si Kay Soto dahil sa kanyang kumpiyansa. Kasi pansin ko brother, pag nagkakaroon ng mas kumpiyansa si Kay Soto, mas lalong gumaganda yung laro eh. Mas lalong gumagaling. So ito, yung mga solong play na lang ni Kawamura, panoorin natin ha. Paano pag hindi si Kay Soto yung nasa loob ng court? For example yan, yung mga play ni Kawamura. Ano ba yung mga ginagawa ni Kawamura? Oh, kita nyo, minsan tinitirahan niya na eh, di ba? Siya na yung umaatake. Bakit? Kasi alam niya mas kaya niyang umatake. Wala si Kay Soto ron eh, so siya na yung aatake. Pero kahit kanina, di ba, napansin nyo, kahit kaya naman na itira ni Kawamura, pinapasa niya pa. Ayun, point guard to point guard din siya, oh. Kawamura. So kanina, kung nakita natin yung mga play ni Kawamura, ngayon yung mga offense naman ni Kawamura. Nakita natin yung pagkakaiba, no? Pagkasama si Kay Soto tsaka si Kawamura. Ayun, pag medyo malayo si Kawamura kay Kay Soto, kahit may malapit na kakampi, dumidiskarte na lang siya kaysa ipasa. So maganda yung tema nila, may isolation parehas. Kaya mag-isolate play ni Kawamura, kaya rin ni Kay Soto. Eh ano, kita nyo brother, kaya na ni Kawamurang itira yon, pero hindi, binibigay niya kay Soto. Binibigay niya lang ng kasi brother, hindi lang to usapin ng kaya mo ba miscore, hindi. Ano yung kaya mong ibigay sa kakampi mo? Kasi team play ang basketball, hindi yan solo, no? Eh ano, kita nyo brother, kayang-kaya ng i-floater ni Kawamura, pero binigay niya pa rin kay Soto. Tsaka hindi maramot sa bola si Kawamura. Ayan, yung mga play na to brother, puro Kawamura play na lang. Mga offense ni Kawamura. Magpapasa ba ni Kawamura? Tumira brother, kita nyo? Pag wala si Kay Soto, didiskarte mag-isa. So ganun po natin nakilala si Kay Soto, si Kawamura. Ayan o. Papasa ba? Pinasa dun sa kabila. Okay, ayos din. So meaning yung IQ ni Kawamura, okay. Hindi galing eh. Hindi lang basta galing yung ginagawa ni Kawamura. Yung play, yung panlito ng opensa ng depensa ng kalaban. So ito, anong play ba to? Kawamura again? Bang! Actually brother, ano eh, pwede sana yung ano eh, Castro.
Castro tsaka Soto or Terence Romeo Soto. Mahilig sana yun sa Asia eh, brother. Pero kung ako tatanungin mo, okay din yung Kawamura tsaka Soto. Kung NBA ah, tandem. Ito yung pinaka-the best na tandem talaga ni kay Soto. Kasi kung mapupunta lang din sa ibang team si Kai Soto ng NBA, si ibabang kulang din. Siyempre, hindi nila makita yung mabasa rin yung tunay na potential, di kayang gamitin ng point guard. Sayang lang. Uy, lupit na na. Gets nyo, brother, yung punto ko. Kung mapupunta lang si Kai Soto sa isang team ng NBA, tapos papauupuin lang sa bench, sayang lang din, di ba? Although maganda, may resume siya dun. Pero kung mapupunta lang siya sa NBA, syempre dito na sa Memphis Grizzlies. Kasi nandito na si Kawamura. Kayang-kaya ni Kawamura gamitin si Kai Soto sa loob ng court. Nagagamit nila yung isa't isa. Ito namang si Kawamura, brother, tiwala naman ako dito na ano. Na kaya niyang magsolo, ayan o, yung mga isolation play. Ayan o. Oh, grabe yun o. Oh, kita niyo, brother. Pag wala si Soto talaga, no, nagiging madamot siya sa bola, pero kayang-kaya niya i-dominate. Ayan, ang bilis, grabe. Pasa ulit sa gilid. Ang bilis ng execution to. Yun din, brother. Yun ang maganda kay Kawamura. Mabilis yung execution. Kaya mag-solo ng play. Pero pag may kakampi siya na dominate sa ilalim, binibigyan niya ng magandang play. Yan, pag wala si ito Soto, siya yung umaatake. No? Pero mas the best pag nandun si Soto. Yung kokote ni Kawamura ang gumagana lang, mga focus sa dribble, focus sa play. Kasi brother, ang maganda rito sa tandem ni Kai Soto tsaka ni Kawamura, si Kawamura kasi kayang tumira sa tres, kayang tumira sa labas, tapos nililito yung kalaban. Ayan, no, tulad niya, no? Sobra niyang nilito yung kalaban, tapos umatake ng opensa. Isipin mo, pag nandun pa si Kai Soto, sobrang easing-easy sa kanila yung opensa. Siguro kung ganun sa bench, brother, for example, Kai Soto nandun na sa Memphis Grizzlies, no? Tsaka si Kawamura sa, ano, sa bench. Kung sakasakaling sila yung bench player, tapos ipapasok, maganda may isama ka na lang na defender. Good defender sa loob ng court. Yun na lang, tatlong defender na lang. Kasi yung dalawang tao, kaya na sa opensa eh. Walang problema, panis lang kila Soto eh. Ang problema na lang nila siguro, katulong sa defense. Ito, Kawamura ulit. Medyo humahakot pa ng time si Kawamura pag wala si Soto. Matagal yung bola sa kanya. Yun ang napansin ko. Ayan o, tulad yan. Pag nandiyan si Soto, mga hahawakan lang ni Kawamura. Wala pang 10 seconds na ibigay niya. Ito, matagal eh o. Pansin nyo, brother. Matagal yung execution pag wala si Kai Soto. Pero pag nandyan si Kai Soto, madali niya lang. Ayan o, tagal, brother. Diba? Kanina yung nandyan si Kai Soto, ang bilis ng execution. Pasa lang ng pasa. Siguro mga ilang segundo lang yun. Mamaya, ibabalik natin yung mga play na yun. Pero ngayon, kinikilala muna natin sino ba itong si Kawamura. Ano ba yung laro niya pag nandyan si Kai Soto tsaka pag wala si Kai Soto? So ngayon nakilala natin si Kawamura na pag wala pala si Kai Soto, binabakaw niya na yung bola or matagal sa kanya yung bola kung ipasa niya man. Ito. Yon, ganun. Okay din yon. Pero minsan lang yan mangyari kasi brother eh. Minsan mangyari kay Kawamura yun eh. Iba pa rin talaga pag kay Soto, brother. Pasensya na kayo, brother ha. Sobrang bumilib lang ako sa laro ni Kai Soto tsaka Kawamura. Nagustuhan ko kasi yung tandem nila eh. Sa Asia kasi sobrang highlight sila. So nangangarap ako someday, brother, na sana yung Kawamura tsaka Soto mangyari, magkasama. Magkasama sila sa loob ng court. Sa NBA ah, sa NBA na. Yan, may ibang play na yung nangyayari dito, execution. Puro labas naman yung laro. Puro labas yung pasa. Ang kagandahan talaga kay Kawamura, brother, no, yung sharp shooting ng sharp shooting scorer, three pointer. Ano, layo nun eh. Para siyang si JJ Barea ng Puerto Rico.
Naalala nyo ba si JJ Barea nung kinalaban ng Gilas Pilipinas? Grabe yung laro, panoorin nyo mga brother. Para maalala nyo, may similarity sila. Sana one day, no? Kawamura tsaka kay Soto, magsama. O kaya, kahit man lang magkabalikan sila sa Japan B-League, kaso nandasa NBA na si Kawamura eh. Kaya yung laro ngayon ni Kai Soto, medyo hirap na hirap siya. Bumubuhat siya ng team. Tsaka kulelat yung team nila ngayon, brother. Kasi nahihirapan sila sa team play. Puro Kai Soto nang nangyayari. Ito, Kawamura ulit. Pang! Ang bilis, brother. Iwan lahat eh, no? Nakakamiss yung Terrence Romeo pagka ganyan eh. Di ba ganyan din maglaro si Terrence Romeo? Yung explosive. Mas explosive nga lang ng konti si, ano, si Terrence Romeo. Nga pala brother, anong ginagawa mo ngayon, no? Salamat ha at nakausap kita sa basketball. Ito naman brother, NBA naman to. Paano maglaro si Kawamura sa NBA? Silipin natin ha. Kawamura, siya yung binibigyan ng play dito brother. Siya yung binibigyan dito ng play sa laro na to. Ayan, no? Iba yung humahawak ng bola. Tapos distribute kay Kawamura. Pansin niyo yung pagkakaiba, brother. Kung kanina, laging hawak ni Kawamura yung bola. Dito, bibihira. Hindi siya yung first nahahawak sa bola. Pero ganda pa rin. Still, nandun pa rin yung pasa. Meaning to say, brother, yung pinaka-decision making dito sa NBA, marami ng adjustment. Sandaling oras lang mahahawakan dito ni Kawamura yung bola. So, kung sandali niya lang mahahawakan yung bola rito, so pinaka-the best na pwede niyang paglagyan yung bench, no? Yung bench player like Soto and Kawamura, yung mga ganong tandem. Yun yung napansin natin dito ha, yung nasa NBA na siya. Ano pa? Yan, Kawamura. Uy! Muntik na matravel dun ha. Dito brother, hindi na siya yung bida rito. Pag nasa NBA sila, hindi na sila bida rito. Ang mangyayari dyan sa NBA, sila na yung supporting. So, supportahan nila si Ja Morant as main player. Na I believe, no? Kung sana, pala rin tayo, mga Pilipino. Na masaksihan natin na mapunta ron si Kai Soto. Yung mga ganyan, no? Makikita mo, isipin mo si Kai Soto gumaganyan sa NBA. Sarap sa pakiramdam nun, no? Ayan, no? Yan yung mga gamit ni Kawamura sa loob ng court sa NBA. Napansin niyo yung pagbabago, brother? No? Bihira niya nang mahawakan ng matagal yung bola. Tsaka hindi siya yung main man na decision maker sa bola. Kasi mas maraming mas dominate sa kanya dun. Mas maraming mas inaasahan. Ang kagandahan lang, mabilis na yung execution dito. Tsaka mas malaki na yung tiwala mo sa mga kakampi mo. So ganito po, iba na yung kalakaran sa NBA, mga brother. Kaya kahit gano'ng kagaling dito si Kawamura, pag hindi siya yung main man, tsaka saglit lang yung kanyang minutong ipapasok, syempre, minsan niya lang mahahawakan yung bola rin. Ayan, no? Kita nyo. So maganda mapanood natin to, no? Di ko alam kung sinamahan nyo pa ako rito. Sa dulo ng video na to, medyo mahaba to eh. Pero kung sakasakali, brother, ha, na sinamahan mo ako dito sa kwentuhan natin na to, mag-comment ka dyan, brother. Mag-comment ka dyan. Para makita ko lang na nandiyan ka pa rin. May kaibigan pala ako dyan na nakakausap. Ito yung channel na pag kinausap mo tungkol sa channel ng basketball, kakausapin din kita. Makikipagkwentuhan ako sa iyo tungkol sa basketball. So yan, malapit na tayo magtapos, brother. Hindi naman ganun kahaba to. Hindi naman isang oras tong video. Gusto lang kita makakwentuhan saglit. Makapanayam. Yan, Kawamura. Balik tayo bago magtapos. So ngayon, nakilala natin, no? Yung laro ni Kawamura at laro ni Kai Soto. Ganito maglaro si Kawamura. May maraming adjustment. Hindi na siya yung masusunod sa loob ng court. Hindi na siya yung pinaka-main man ng court. No? Pero kung sa bench side, papakitaan to ni Kai Soto tsaka ni Kawamura. So yan, muli! Maraming salamat sa lahat ng mga tumangkilik sa ating usapin ng basketball, no? Hindi ko alam kung anong sitwasyon mo ngayon, pero iwan muna natin saglit yung problema. Nagkausap tayo,
nagkakwentuhan tayo at aking hiling at panalangin na sana nasa maayos kang kalagayan. At sana healthy ka, okay yung flow ng blessing sa'yo, at muli ulit tayo magkasama sa channel na ito. So click the notification bell, paki-like brother, at mabuhay kayong lahat. Mabuhay kayo.